Good morning, everyone. Good morning, Mr. Ed. Pero after the message, Mr. Ed, ano inspiring na kita? Pero baka mabawi ang mood. Pag nadamod na na, so volume ng trabaho nagigibuhunta during the implementation. Pero sabi ni Sir Ed, dapat we always look into the optimistic side ng sakuyang additional na trabaho. We understand sa SDO na what has been given you kung sa tuyo, kung sa itong mga school head are additional tasks. Ano? On top lang sa inyong trabaho as classroom teacher, plus other ancillary services sa eskwelahan. But we are so happy. We give that due recognition to everyone na despite the volume of task of being a teacher, uyan pa rin na muligday with us para sa implementation ng various programs and projects na pinag-implement ng DepEd. No, di ba? In the same manner, may kailiba kita degree na members ng non-teaching course. Equal din po ang samuyang recognition sa extra effort nyo. You're always willing to, sabi nga, walk extra mile. Ano? If only to serve our Filipino learners, our Filipino Albayano learners. Alright, so ang sakuyang assignment today is to run through the receipt, the delivery receipt and acceptance of the items that you are supposed to receive during the implementation phase of 2022 SBFP. I know may mga familiar faces na yaudig din na involved sa property custodianship. Yao, may nahiling ako mga member, ay may mga nahiling ako ng mga administrative officer too for personnel and supply na makakatabang sa tuya sa mga eskwelahan ta. I'm also glad because most of them came from the accounting. Mostly kasi sa kanila are dating mga senior bookkeepers. So ang concern po kasi natin when it comes to delivery, very crucial dahil the documents being prepared during the delivery period is actually the required documents for payment. Kaya sobrang itang nauugma na our mga able to makakatabang sa tuya sa pag-prepare ng dokumento because they are very familiar with the documents, with the required documents for payment. So, day ko po yun sa presentation ng asset, day ko po yun yung slide, in a state policy, pigahali. So, we are here, custodianship, tatawa sa tuya, ang gobyerno, mandated for us to perform, to safeguard kung anuman ang asset, kung anuman ang item, kung anuman ang deliverables na dapat mapaduman sa target recipients. So do not bother po taking picture ka. I'm going to provide po the the slide po sa inyo para po ma-review ninyo. So anong issue? Nata po na inyo. Dati kasi, parang ano tayo, di ba? Medyo nag-evokit ang confusion pag abuntuman sa receipt. Sa receipt ng mga items. Di ba? I remember it last year, medyo nag-evokit ang diit na confusion. So anong issue ta? Sisi ang accountable? Sisi ang responsible? Ano ang liability? Basic man ini pag-abot sa custodianship, pag-abot sa receipt,
kay mga items na dapat ma-receive ka mag-receive. Yes. So I understand, tigwa kita ni draft ko, and our participants right now are actually the ano ko ba? The custodians ng mga schools assigned as draft ko. Yes, ma'am. At team leader ng mga inspectors na sa draft ko din. So wala tayong eskwelahan. Lahat lang po draft ko. But I just would like to remind everyone na yung trabaho ko, hindi, I mean, yung traffic natin ng delivery ay hindi nagtatapos sa drop-off. Because we wanted to track pagkagaling sa drop-off, paano siya, or gusto pa rin natin mag-track yung papunta sa eskwelahan. So siguro kanya-kanya na lang po tayo koryento sa ating mga kasama ng custodians at inspector sa bawat eskwelahan, kung ano din ang kailangan nilang i-prepare para wala po, hindi po napuputol yung pag-track natin ng deliverables. Okay po? So, ang major accountable po sa programa na to ay si SBS, di ba? Lahat ng ini-implement na programs and project, ang accountability niyan ay nakalodge kay SBS. So sabi nga ni Sir A, kung binibigyan tayo ng extra trabaho, dahil naniniwala ang opisina, naniniwala si school head, naniniwala si SBS, naniniwala ang superintendency, naniniwala si SGOD chief, na kayong lahat ay makakatulong towards the, hindi man ng perfect, towards the very good implementation ng program na to. Remember, ang end na recipient natin dito ay laging ang mga bata. Dopo. So, whose responsibility? Diba? Hindi na kailangan isa-isa kayo. Meron akong definition. Kaninong responsibility? Ayan, syempre sa ating mga nurses, sa ating mga coordinator, sila yung responsible. Pag nabasa kay sumpal kay property custodian yung mga item, responsibilidad niya na yon. So from the supplier, binasa na kay na-receive na ni property custodian, responsibility ni property custodian na siguraduhin na kumpleto, tama ang na-receive na item. Si property custodian, kapag nalipat na niya ang mga items kay SBFP coordinator, responsibilidad na yon ni SBFP coordinator. Hanggat hindi po siya nare-receive ng end user, ng recipient, hindi natatapos ang responsibilidad ng bawat isa. So, because of that responsibility, meron ka akibat yan ay liability. Pag nag-receive tayo ng kulang, pag na-receive natin mali, pag na-receive natin, kasi pagkain pinag-uusapan natin dito, di ba? Pag medyo sira na, so, dyan po pumapasok ang malaking liability. Sagutin po natin, hindi lang sa mga bata, kundi po sa Philippine government. Kasama yata yung taxpayer, di ba? Kasi yung mundo naman, lahat ginagamit natin comes from the taxpayers. So yun po. Bilang po natin yung isa-isahin. So dito sa accountable officer natin, ang ating mga in charge na mga coordinator. From the nurses, papunta sa SBFP coordinator. So sila yung sila yung answerable sa kung anong pwede maging problema along the way. So dito na po tayo sa receipt, paki-forward na po. Next pa po. Dito po tayo sa yan. Ang power rules natin, lahat po ng deliveries, bago i-inspect, dapat na-receive. So, sa case po natin, pagdating sa drop-off, kailangan ma-receive muna ng property custodian. Tanong po doon sa unang orientation na ginawa
ano ang basihan ng pagre-receive? Property custodian, ano ang basihan natin ng pagre-receive? Kailangan meron tayong information ng mga bagay-bagay na marireceive natin kung kailan at saan. Ano ang basis natin at saan natin yung makikita? Sa atin kasi, diba, bago tayo nag-proceed, merong pinipirmahan si head, si SDS, na kontrata. Sa kontrata, nakalatag ang schedule ng delivery, ano yung mga deliverables na kailangan ma-receive, ilan ang dapat ma-receive. So everything, technical specification, the quantity, the packaging, lahat po yun nakalatag sa kontrata. So the details ng kontrata ay nakalagay sa schedule of requirements. So prior po sa procurement, nilalatag ni end user ang schedule. So dapat klaro po sa schedule of requirements na naka-attach sa kontrata ang detalye ng delivery. Para po tayo na nandoon sa drop-off, alam natin or guided tayo kung ilan, ano-ano, at kailan natin ma-receive ang items. So, provided naman po sila ng mga listahan. Kasi sa, na-mention po doon sa isang batch, meron kasi sinner skill or meron binigay, may meron siyang nabigay sa akin na copy nung food packs, rice, fortified rice, bread, tapos nutri pack. Meron doon naka-schedule ilan ang marireceive ni TV Central, yung mga ganong detalye. Hindi ko po alam kung, kasi kaya I was requesting sana po na meron tayo na copy nung perfected na contract para makita nung mag-receive kung ano yung actual na right now, kasi mag-workshop po tayo, kailangan alam natin yung detalye ng nandun sa kontrata. Kasi yung output po sana natin today ay ang IAR na i-prepare para kung pagdating ng delivery, ready na tayo. Kasi yung IAR pwede yung maging gawin after 2 days, after 3 days, kung hindi po food item ang binibili natin. But the thing is, ang i-deliver sa ating food item, maaaring masira, di ba? Yung meal, kailangan may requirement siya. Ano ba dapat ang meron ng eskwelahan para mag-accept ng meal product? So, kaya sana po, ngayon, mailatag natin kung ano ang dapat na ma-receive ng bawat drop-off point, ilan ang quantity, para makagawa sila ng draft ng IAR. No po? So, after na ma-receive yung property custodian, klaro po tayo, ang mag-re-receive ay property custodian na draft off na eskwelahan. Pagkatapos nun, actually sa process, gagawin ni property custodian ng IAR. Aware tayo ng IAR, di ba? Kung wala po tayo form, ang form ng IAR natin ay uploaded sa website ng SDO. Meron po doong supply forms. Pwede nyo pa-download sa website. Yan po ang prescribed na format for government accounting manual. So, kung medyo confused, meron pong mga AO2 na dating mga senior bookkeepers, patulong po tayo sa kanila. So, after na magawa ang IAR, kung ano po ang actual na delivery,
Yun ang dapat na nakalagay sa IAR. So, titignan ngayon ni property custodian yung delivery receipt na dala ng supplier, i-compare niya sa PO o sa kontrata. Kung ano po ang nasa kontrata, dapat sana po yun ang nasa DR. So, kailangan i-check natin, di ba? I-check natin maigit kung ano ang dapat na nandudukod sa IAR. Kasi, generic tayo pagdating sa procurement. Yung fresh milk, hindi natin pwedeng lagyan ng brand. Yung commercial milk, hindi natin pwedeng lagyan ng brand. Kasi that's the rule sa procurement. No reference to brand name. Pero pag nag-PO o nag-kontrata, mandatory requirement na maglalagay si supplier ng brand ng gatas na gusto niya o kaya niya i-deliver. At yun ay ina-approve ng ating head ni SDS. So kung ano ang nakalagay sa PO, dapat po yun ang naka-DR. So kung yun po ang naka-DR, yun po ang ilalagay natin sa IAR. Maliwanag po tayo doon. Hindi po pwedeng copy-paste tayo. Diba? Kasi po, the reason why merong receiving, kasi pagka si property custodian po, pag nakita niya na hindi tama ang delivery, pwede niyang i-reject ang delivery. Pag hindi po in accordance doon sa technical specification. So, we beg na inform po ang ating mga recipients, lumabag sa kanang item, no kumpletong technical specification ng deliverables. So, after which, na-receive na ni custodian, nakagawa na ng IAR. Ang IAR po, i-attach ang copy ng DR, ibibigay sa inspector. So, si inspector, titignan niya. Siya yung titignan. Bubusisiin lahat, sisiguraduhin lahat, sisiguraduhin kumpleto, sisiguraduhin tama lahat. Ang basis din ng inspector ay ang kontrata or ang PO. So, parang dobleng trabaho. So, tulong-tulong po tayo dapat dito. So, yung inspection team natin, dapat kumpleto ang team during the delivery. So, inasmuch as isang kapsakan to, di ba dapat nandoon si property custodian at kumpleto ang inspection team during the delivery? Diba? Dapat po, walang tatanggapin sa delivery kahit mag-insist si supplier na ibababa na namin. Kung hindi kumpleto si inspector at wala si property custodian, hindi po dapat i-receive ang delivery. Opo, para wala tayong problema. Pag nagkulang yan, walang sisihan. Nandoon tayo. So, ang rolling property, alam na siguro ng property student, no? Hindi natin ulitin, pero nandoon pa rin sa presentation just in case you wanted to review yung role ng mga property custodian sa delivery. So, by the way, sa form ng IAR, sa acceptance portion, si property custodian pa rin ang mag-accept only after the inspection team has completely inspected all the items and completely signed the inspection portion of the IAR. Ito pong IAR na to, we're trying to emphasize everything sa IAR kasi po ito yung pinaka-importante document para mabayaran si supplier. May I go back, malimutan ko yung DR. Do not forget
to after you affix your signature doon sa portion sa ng DR sa baba na receive, kailangan mo merong petsa. So mamaya ipapasadaan natin yung IAR. So sige po. Next na po. So yun po yung process. Madali masundan niya. Review na lang po natin. So yung composition niya is composition na alam naman lang po natin yung composition ng ating inspection team sa school. Meron po pa rin po na tawag dito yung tagalaban. PTA po ba yun? Meron pa rin kasama. So dapat po kasama pa rin sila. Kahit po ilan ang members natin ng inspection team, 3, 5, 7, lahat po sila dapat present during the delivery para po isaan tayo. So ilang copy ng IAR, sige po. Ilang copy ng IAR? Diba po? Next na. Ayan. Yung original copy, i-forward niyo po yan sa division office. Kasi po, yan po ang i-attach namin sa lahat po ng original na document relative sa procurement ng mga pagkain for the school-based feeding ay i-forward yan sa accounting for payment. So be careful kung hawak mo po ay original na DR, hawak mo po ang original na IAR, dapat po hindi siya mawawala. Kasi hahanapin po namin yan the moment na mag-process kami ng payment. Yung pangalawang copy para sa inspector, yung pangatlo para sa accounting, yung pangapat para sa file ng supply. Yung original po kasi, hindi po yan tumitigil sa opisina or sa DO, sa SDO. Ang last na tigil po ng original na dokumento ay sa COA. Tama? Sa COA po, di ba? So kasi yung payment, original documents, lahat ang nare-report, lahat ng original documents ay napupunta for transmittal sa COA. So, yan po. Sa recording, ICS lang naman ang kailangan natin dito from, sige po. Ayan po, DR. Ito lang po kasi yung ano, ito yung nakuha ko kasi si Sir Romel, minessage niya ako kasi na tuloy na yung orientation na to. Kaninang madaling araw. Mga five. So, kung available na meron ako na nakrap na DR, IAR, para sa delivery ng DCP. So, isipin na lang po natin na milk yung ito. Ako, ito po yung delivery receipt. Sige po. Okay. Ano yung mga importanting bagay po na nandiyan sa DR? Ayun. Dapat po hindi tayo, kasi yung DR po, yung dito sa upper right hand corner niya, ano po yan? Petsa po yan yung pag-prepare ni supplier ng DR. Huwag tayong mag-rely din sa petsa niyan. Kasi, ang dapat na meron tayong petsa, yung sa pinakababang portion. Dito po, the moment we receive, maglalagay po tayo ng petsa dyan. So yan po ang basihan natin sa pagbabayad sa kanila. Na-delay po ba sila? Tama po ba yung petsa yung delivery nila? So, uulitin po natin na may computation tayong corresponding liquidated damages kapag po na-delay ng delivery si supplier. So, huwag na natin patagalin kung may delay.
outright kung meron kulang at kung medyo delay, inform po tayo agad doon sa focal person o kung sino sa dito na pwede i-contact para po makapag-deliver agad ng supplier. Diba? So, next na po. DR. Yan po, na-highlight lang po yung mga iba-ibang portion. Dapat dito sa details or sa description kung meron specification of yung quantity. Ano pa po? Plus, yung signature sa baba. O, next na po, IAR po yata ang susunod. Ayan. Yung IAR, sige po, next na po. Another. Ayan. Kailangan po ilagay sa taas na portion yung pangalan ng supplier. Huwag natin ililid ng blank. Tayo mag-pre-prepare, alam natin kung sino yung supplier. Yung detalye, nung nandun sa DR, kukopya din natin sa description portion. Doon po sa baba, di ba po? Ayan, tayo yung mag-a-accept o yung property custodian yung mag-a-accept. Only after, I repeat, only after the inspection has been done and the inspection side ng IAR ay kumpleto na pirmahan ng inspectorate or ng inspectorate. Okay, next up, malapit na tayo. Yan. Property custodian, keep copy para po may reference tayo. Kung minsan kasi yung transit ng mga dokumento natin, naiiwan kung saan. Minsan, si coordinator pumunta sa isang office sa SDO, naiiwan niya sa isang lamesa, napatong niya sa isang lamesa ang mga papel niya, naiiwan niya ang mga dokumento. So kapag kalong ganyan, meron tayong backup na hard copy. Hard copy ang nire-require natin for payment, hindi po yung copy, no? Okay, so, meron lang po ako na-identify ng mga red flags. Ayan. Kasi naman, kapag ka kung magre-receive, ang authorized personnel to receive is the property custodian. Kung wala si property custodian, mag-a-assign si school head ng replacement niya. Kasi di ba, alam naman natin kung kailan magdi-deliver. I-inform naman tayo ng supplier, inform tayo ng coordinator natin mga nurses kung kailan ang expected delivery date natin. Tapos yung oras. Kung during that time, wala si property custodian, dapat mag-assign ng replacement si school head. So, delivery ng items not in the project side or not in the draft of form. So, sana po wala tayong experience na ibinababa ang items kung saan lang gusto ng supplier. May designated draft of form and therefore, doon dapat ibaba ang items. Right? So, unloading of items not in the presence of the property custodians and inspector. Kaya po, at the end of this activity natin, dapat makagawa tayo ng IAR. Pinagdala na kayo ng laptop na. Sige, check natin yung content ng IAR. Para pagdating doon sa draft of, madami yung schools doon, di ba? Baka nagigintay na yung mga school sa drop-off pa lang. So, iti-design natin na meron na tayong IAR na ready. I-check na lang natin kung ang conformity ng laman ng IAR doon sa actual na delivery. Next po, delivery is done. Yan the green time. Meron po yata itong oras kung kailan. Kung lalagpas man ang delivery, dapat may proper coordination. No? Kung na-inform naman
expect the delivery ay alas 12. Tapos sabi ni supplier, mag-delay kami ng 3 oras. So, willing naman to wait yung recipient. Basta properly coordinated, wala naman tayong problema. Kayo na po yung mag-uusap doon. So, acceptance of items by school, kahit kulang, or kahit walang, meron pa tayong requirement pagdating dun sa president. Yung ang minaworry natin, yung president man lang. Meron pa tayong requirement na dapat, ano bang meron dapat ang school kapag mag-deliver ng fresh milk? Eh, malalata ang problema natin. Other than that, not in accordance with the description indicated in the contract. So, be very careful. Siguro, kung magbibigay, kung equipment niya, magbibigay, pwedeng considerable ang deviation, pero kung pagpagkain, kung intake po yan, so, dapat po inoconsider natin health ng mga recipients. So, roughly, ganito lang po yung procedure natin pagdating sa issue 1. DR, IAR, ay property custodian, ay inspector. Si property custodian, ang drop of point, mag-a-RIS, papunta sa property custodian ng recipient schools. Do you get ko? Si property custodian, ang drop of, mag-a-RIS siya, papunta kay property custodian ng mga eskwelahan. Kapag na-receive ni property custodian ng eskwelahan, the same procedure po ang gagawin sa school. Gagawa ng IAR, si school property custodian, ipapag-inspect niya din kay school inspector ang items na galing kay drop-off. Bakit po natin gagawin ito? Para hindi po putol ang release ng items. Kasi nakita po ito ni Kuwa na parang nagpuputol ang release ng pagkain sa drop-off lang. Dapat po ang makita sa dokumento na na-release ang mga items o ang mga pagkain hanggang sa mga bata. So, malinaw po tayo doon. So, bahala na po kayong tumulong sa ating mga eskwelahan. Anyway, pag nakagawa po kayo ng IAR ngayon, pare-pareho lang naman po ang technical presentation noon. Magbabari lang po sa quantity. Pagdating sa eskwelahan, i-RIS ni property custodian ang lahat ng items papunta kay SBFP coordinator. Si SBFP coordinator ang bahalang nag-distribute sa recipients. Tama po ba yun? Yun. So, klaro. So, meron naman tayo meron naman tayo form ng RIS. Kung wala po kayo, again, downloadable po siya sa website ng SBO sa supply forms. So, after that, tapos na ako. Unless meron po kayong question, susunod na slide ay thank you na. Ayan. Meron po bang ano? Anyway, kung medyo confused, nandun na po kami sa division office. Pwede po kami ma-reach via supply.albay@deped.gov.ph. Para po sa mga katanungan, clarification, during the implementation. Pero kung may mga tanong po ngayon, like related questions,
na na-encounter the previous na implementation, nandito si Boss Sir Chief, nandito nga ating mga kaibigan sa medical para po magtulong-tulungan natin sagutin ang mga issues natin. Yes po. Gagawa tayo ng stock card, mag-re-release tayo.
hindi siya ibabagsak ng isahan. Kasi kung ibabagsak siya ng isahan, mag-iiba po ang procedure natin. Kailangan may storage, kailangan mag-stock card, kailangan na mag-issue, so mag-inventory po tayo. Yun po ang procedure natin pagdating sa stocks. So, saan po tayo doon? Sa isahan na bagsak, sa first schedule na bagsak, diretso sa recipients, o doon sa itatago natin sa drop-off at mag-sastakar tayo or mag-i-inventory tayo. Kasi pag tinagong po natin yan, magiging mandatory po ang pag-sastak card natin yan. So, yes po. Kuya Ramon. Pumunta
sa district office to pick up the items kasi iba-iba po yung sasakyan nila going sa kanya-kanyang eskwela. Unlike the problem is, pwede ipunin sa district kasi accessible na lahat. So siguro ipag-usapan nyo na lang po kung paano yung case na namurado, sir. Pero dapat kung yes, sir. Okay, yung issue natin sa rapalato, sino ba yung mga rapalato dito? Okay. Wala ko sa ang rapalato kasi alam ng supplier kung ano yung gagawin nila. Ang malinaw na sinasaan ng supplier, sagot ko yung mapasahan, howling. Okay? Na ang sinasabi, pati yan kung ginawa last year, yun din yung process ngayon. Okay? So wala tayong problema doon. Pangalawa, gusto kong dugtungan yung excess delivery. Last year pa, ganito yung karanong sinabi ko sa mga nurses. Ano pang delivery sa inyo na excess, i-declare ninyo. Ano pang lacking na delivery, yun lang, lacking doon sa delivery, yun lang ang hihingin natin sa supplier. Ang pinakang malinaw kasi para sa akin, okay lang na kita madarahan dahil lang kita makadara sa supplier. Okay? Golden rule yan. Ano pang data dapat kuha nun sa supplier, data pagkuha nun. At the end of the day, okay na nakulangan kita basta dahil kita naka-agrab yun sa ina. Na ibig sabihin yun, na ito ngayon sobrang delivery sa tuya, pero data i-declare. Never do that. Okay? Dahil kita mag-utang ng mga bagay na pag-abot ka pa ng mabayaran sa in some other way. Okay? So ang klarado ko siya na pinatarang ko, let us all be honest at all time. Okay? Kung ano si dapat, yun lang dapat ang mahagalan ta. Kung ano si kulang, yun lang ito ang mahagalan ta sa supplier. With that, mga natulog kitang maray, mga natulog maray. Sabi ba ka, ano bang paling test na yaman sa kuya, ay man kita ka ang pangang naturo. At then, sabi ba, day na kita ka yan mayaman. Di po? Kaya magdaramahan kita hindi na protekta ka ang integridad ng pagkatao at lambang. Okay? Sabi ko nga ni Kasipago, the very reason kung nakaanipod ka mo because may tubalang sa ito ang tempo. Okay? Dahil dapat kumanong sa pangkuha. Ano ang pangkuha? Yes, dapat na lang kasi kung okay, pwede lang maadapkan ka po. Okay po. So, ano, sabi ni Ate G, kanina, yung laki, kasi ganito, iisip din po natin ng ano eh, siguro, inadvertently, talagang nakaka-commit man ni shortage ang supplier sa delivery. Ano po? But if we are doing, if we, sa assessment ta, sa judgment ta, pwede man i-consider. So, kulang, kasi bako man siya nakulahod, I guess, pagkuno na lang po dito kung paano siya i-comply on the next delivery. Dahil lang po siya mag-file up na mag-lump na nakulo na, so, masasakripisyo ang benefits na dapat ma-receive lang sa tuyang mga recipients. So, malin po na sigurado kita na naka-serve ni purpose ang programa ni. So, halimbawa kung kulang ang delivery, report outright sa indong nurses in charge. No po, malin po respondingly, mapaabot sa taas, mapaabot sa management, and si management pa-content or pa-heads up din si supplier. Okay po? So, anything else? Basta po kung medyo may mga confusion, sa pag-unang lindo makakatabang ng supply and property section, feel free to call, contact, or inquire. Yes po, sir. Gusto ko lang po tignan po niya, no? Kasi just like po last year, nakamali. Nung last delivery na, iba po pasukra at tinakaw, sir, hindi na pasukra. But this is not reflected in the delivery. So what will be our
Are we going to accept it or not? May sarap sa client kita na nag-submit mismo sinda na ang deliveries nila papasuturahan nila per minuto. Okay. Ang pitatara nila kung natatapapasuturahan sinda kasi baka na iwang pag-abagtuman, iwang sarap feature na gusto niyang patanaan man itong delivery fee. At ito yung problema sa nagkakapot. Kaya hindi nga yung kuha kaya ang pitatara dahil magiging talaga sa bali ng pumalistahan para talaga yung naman pasukurami sa isa. Okay? Na dapat pangiklarado pero yung yan. Okay? Pag sinabi yung pasukura, pasukura yun. Okay? That's reported. May I-react, sir? Kasi di ba food item to eh? Opo. Food item to eh. Siguro ano, kasi sa testing, actually, pag food item, pag catering services, dapat during this schedule, natatanaan talaga siya ng inspector. So I guess there's nothing wrong kung pag nag-abot sinda, may taras sinda for its inspect, member ng inspection team. Diba? Kasi sinda ang ma-determine kung tama ba, diba? Pero sa sobrang delivery, I guess, ganun ka pakunaman for that purpose. Kasi naiintindihan na po yan, pag ang delivery food item, in fact, ang catering services pag mag-inspection, dapat si inspector, tignatanaan ang menu. And the same matter, hindi. Ay po, ano tanaan sa gatas? Kasi how will you know kung pakunang pala para yung damit ng gatas? Di ba? So sa ito na lang po yan, during the delivery, ano po? But, may number po ng receipt sa sobrang ng quality kasi bawal po yan sa kuya. Palagal ko na pinagkot, itong tasty, nag-agi na po ito sa pack and the end user the other day. Anong pwede nga nito? 23. Okay. Ang supplier nagdyan sa division office para ipatanda sa pang atin sa end user kung maring ako pwede sa mga estudyante dito. Actually, nag-equal for something ito, no? Apat na meal na pinatanda sa buya. Katapos, nag-feed kami kung maring si pinakang maray para sa buya duman. Then, sunapin kami, pakapilit ni Beto, saka ipitubas kung anong brand siya. Doon sa biyon na dahil ka, prior na ito, dahil may araba kung anong mga games yung tinausap mo yan. Okay? So, I do not know kung pag-abot sa mga draft of Iguag Raray ki Patanaan. Swa pa? Ay, ano ko siya, sir? Even ano ba ano? Iyan na po sa school furniture. Ang school furniture po, during delivery, nagre-require po ang testing niya sa inspection. Diba? So, lalo na po ining ano, lalo na po ining pagkaon. Kasi, syempre sir, halimbawa, nag-approve kita, bulan lang sa brand, diba? Okay. But, syempre, unless magbabos ng item, nakalaang ang expiry, siguro okay lang po yun. Sigurado na tanong kung siya expire. Pero kung magpapakaipuha na ang narisip ng item, i-determine kung tamang namin, kasi it's not just a color, diba? Pwedeng discolor na ang milk, pero maray pa ang namin niya. So, things like that. So, siguro kung for purposes of testing ka item, okay lang yun. Yes, anything else mo to? Yes, ma'am. Nakaping pa si ma'am. Inspect items kung walang
Hindi, may request sa sa gatas. So, yun naman pala. Settled na naman pala. So, may buffer siya for tasting purposes. Okay. Siguro, hindi naman tayo yaman sa isang tirasa ng atin. Meron na po. Kung wala na, ano po po ang susunod nito? Mag-IAR na po ba tayo? Kumain ka muna, magka-flash. Kaso-flash lang ang ngayon po. Sige po, pagtulong-tulungan na po natin para meron tayong draft ng IAR, madali na para sa atin makorek during the delivery period. No? So, with that,